up guys? So, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano i-repair yung charger ng e-bike. Since na hindi siya nag-charge, try kong hanapin yung sira nito. Nagbe-blink lang. So, try natin. So, ayan. Ganyan lang siya guys. So, kahit isaksak mo sa e-bike, ganyan lang ang function niya. So, ayan. Try natin i-repair ngayon. So, ito yung AC. Dito yung AC. So, dito mag-in yung power. Ito sa primary niya, okay naman siya. Kasi meron siyang power. So, try natin dito sa secondary kung nasaan yung sira niya. Hanapin natin ngayon yung sira. Didischarge muna natin yung capacitor. Kasi may pondong kuryente yan. Ganito yung ginagawa ko pagka magdi-discharge ako ng capacitor. Siyempre, check muna natin yung capacitor niya na. Itong capacitor niya na 470 microfarad to. Check natin kung okay siya. So yan, okay pa siya. So okay naman yung capacitor niya. Punta tayo sa so ano siya? Transistor siya. Ito transistor siya. Yan. Pag chinek mo siya ng ganyan, then i-reverse mo. Walang palo. Wala siyang continuity. So good siya. So hanapin natin yung sira. Wala siya dito sa mga tinest natin. So try na sa mga ano, hanapin natin sa mga dead solder. Yung mga dead mga connection, dead connection. So kailangan lang ng flashlight. So ito tignan ko lang kasi parang meron siyang naka-leak na isa. Ito. Parang naka-leak. Oo. Hindi siya naka-sold. Kumbaga, tanggal na yung pagkaka-solder niya. So, tingnan natin ah. Check niyo na rin yung katabi niya. So, ayan. Malabo lang siya. Isa kasi nagagalaw itong mga ganito. Pag bumabagsak yung charger. Bawa, aksidente nabagsak niya yung charger. Kaya minsan, naluwag yung mga ganito. Te-testing natin ngayon kung okay na siya. So ayan guys. Actually, okay na siya. Ayan, hindi na siya nagwe-blink kagaya kanina. Ayan. Gali, hindi na siya nagwe-blink. Kasi once na nagwe-blink siya, hindi siya mag-charge sa e-bike. So yung main source na sira ng ganitong charger, kasi dito sa primary wala naman siyang problema kasi meron siyang ilaw dito sa secondary. Sa secondary niya. Ito yung primary at yung secondary. So dito siya nagkaka-problema, nagbi-blink yung LED niya. So ang naging problema niya talaga itong extension ng board niya.
So nag dead solder yung board niya. Possible nito nabagsak siya. Kaya nagbi-blink. Kaya nagma-malfunction siya. So yan guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Simpleng tutorial. So yan guys, okay na siya. So hindi na siya nagbi-blink. Thanks for watching guys.